There's this notion that men always give way to women because they're the weaker sex. If this is true, how come some of the world's best legacies were accomplished by women? And why does giving birth considered the most painful physiological experience assigned to women? Hi, Doc! Hi, Karla! It's nice to see you again. Blooming, ah? Ah, hindi lang blooming, Doc. Empowered din. Kasi alam niyo po ba ngayong buwan na to ay International Women's Month? Ano kayang ma-expect natin ngayong International Women's Month? I-honor po natin ang mga malakas, matapang, at mga kakayahan ng mga kababaihan po. Women are definitely not the weaker sex. Because we are differently stronger. Karla, meron tayong napakagaling na guest ngayong araw na to. Yes, hello, hi, honey! Ay, kamusta naman? Ayun, alam mo na marami tayong inaayos para sa mga kababaihan dito sa Pilipinas kasi napakaraming mga issues ng kababaihan. Ano ang origin ng International Women's Month? Hindi lang dito sa Pilipinas yung International Women's Month, kundi buong mundo. At nag-start pa to early 1900s pa. At nag-start talaga siya yung mga pakikibaka, kumbaga, ng mga kababaihan, lalo na yung nasa labor movement. Kasi kung i-contextualize natin siya dun sa pangangailangan, sa situation ng mundo, nung panahon na yon, andyan yung umuusbong yung labor movement. At nandyan yung mga kababaihan na, well, napapasok na nga nila yung productive work, no? Pero ang tanong is nasa ang klase ng mga trabaho sila. Kadalasan, napupunta sila dun sa mga hindi maganda yung working conditions. Mm. At yan, nagpaumpisa po yung mga protesta worldwide para hanggang sa, through the years, nakita na naging International Women's Month na siya, ni-recognize na rin siya ng United Nations. So, nagsiselebrate na rin. Actually, yung March 8 is yung International Women's Day. So, yun yung origin talaga niya. So, hanggang ngayon, hindi na lang, di ba, nag-start siya labor movement. Ngayon, hindi na lang labor movement yung focus. So, talagang lahat ng mga rights ng kababaihan, hina-highlight natin. And sa panahon ngayon, sineselebrate na rin natin yung empowerment, pagiging empowered ng mga kababaihan. Kasi nakikita natin na dahil dito sa mga movement na to in earlier days. Ngayon, yung mga kababaihan, nakikita na natin sa iba-ibang sector, di ba? Hindi na lang sila nasa bahay, nandiyan na rin sila sa productive work. May mga doktor na tayo. Kahit nga mga bus drivers, meron na rin babae eh. Yung mga traditionally, mga lalaki lang yung makikita natin dyan. Ngayon, hindi na eh. Nandiyan na rin yung mga kababaihan. Scientists, we have scientists, di ba? Uh-huh. Kamusta naman po ba yung situation? Compare na lang po natin mga 10 years ago. Well, ayun. Una, i-recognize natin na marami ng gains. Marami ng pagbabago kumpara noon. Hindi na tayo confined sa bahay. Mm-hmm. May right na tayong bumoto kumpara noon, mm-hmm. Di ba? Empowered na yung mga kababaihan. Hindi naman natin sinasabi, Doc, di ba? Tayo naman sa government. Hindi naman natin sinasabi na i-overpower ng mga babae, yung mga kalalakihan. Kung hindi yung equal representation. Mm-mm. Yun yung ating equality. Advocacy naman dyan. Para sa mga discussions, naririnig din po yung tinig ng mga kababaihan, di ba? Ano yung saloobin natin? Ano yung mga concerns na pwede nating ilatag sa table para mapagdesisyonan, maiangat siya doon sa public discourse. Ang team natin ngayon sa ating national, dito sa Philippines, National Women's Month ay We Make Change Work for Women. We make change work for women. And we use yung hashtag. Syempre sa ating mga social media, ano, di ba? Ang hashtag natin ay Women Make Change. Yeah. So mm-hmm. We hashtag Women Make Change. So bakit, marami natin, bakit we make change work for women? Kasi di ba, sabi nga, change has come. Kasi may and we are under a new administration. And if we remember po, Doc, nung 2016 last year, yung unang-unang State of the Nation address ni President Duterte, sinabi niya yung tungkol sa full implementation ng Magna Carta of Women and yung iba pang batas patungkol sa kababaihan. Mm-hmm. So yan. Kaya, we make change work for women kasi nandiyan na yung change, pero anong klaseng pagbabago ba ito? Ito bang pagbabagong ito ay nag-respond or responsive ba siya sa mga needs natin?
ating mga kababaihan. For example, sa health sector, kung nandyan yung change, ano yung change na inilalatag natin? Or paano natin ina-address yung mga concerns ng mga kababaihan? And hindi lang po basta babae, di ba? Dapat yung different needs din po nila, lalo na po sa health sector, across ages, iba-iba po yung pangangailangan natin. Lalo na rin po yung mga ibang sector. For example, sa education, then sa science and technology, paano po natin ma-open yung mga opportunities? Gaano na ba kataas ang kamalayan ng ating mga kababaihan tungkol sa kanilang mga karapatan? Yeah. Para lumabas sila, maging empowered at magkaroon ng change sa sinasabi mo. Sa ngayon, makikita naman natin, Doc, na ano, kumpara dati, di ba, malaki na rin yung consciousness ng mga kababaihan. Kasi nakikita natin sa statistics ng education, mas marami nga yung mga girls na nananatili sa school. Mm-hmm. But unfortunately nga, yung mga boys yung nagda-drop out. So hindi rin tayo happy talaga doon. Dapat walang dropout. Oh, walang dropout. Complete attendance. Male and female, dapat yes. Laging nandyan sa school. Pero nakikita nga natin na yung mga, even yung parents, no, na bago na rin po yung kanilang, ano, yung kanilang pananaw na, di ba, daw, yung pagbabae. Sabay ka na lang, total mag-aasawa ka lang din naman. Mm-hmm. Oo, maghintay ka na lang, may lalaki mo dadating. Parang so parang nagiging dependent tuloy yung babae. So, kuya ngayon, muna, diba, kuya muna mag-aaral. Kasi siya ang bubuhay ng pamilya. Yes. Alam, we're also putting undue stress dun sa mga boys. Pag ganun, diba? Mm-hmm. So dapat, yun nga, equal opportunities, yun naman yung ating advocacy dito sa WIN. Bakit natin sinusulong ang women's empowerment is para hindi mapag-iwanan yung mga kababaihan. Yun yung... Basically, ang inaanin nyo po sa Women's Month, ang pinupursupo talaga natin mga kababaihan is hindi naman ibaba ang mga lalaki, oo, pero naman. Ipatas lang tayo mga babae sa mga lalaki. Kumabol. Sinasabi nga natin yung, di ba, yung konsepto ng equity at equality. Pag sinabi natin equity, dapat yung giving more to those who have less. Yes. So bigyan what mo yung true access, parang opportunities, open up opportunities for women and lalo na yung young girls, di ba? Open up opportunities na huwag mo silang i-limit just because babae sila. Ay, dito lang sila. Dito ka lang, mag-ano ka na lang, nurse. Mm-mm. Bakit pwede naman ako maging doktor? Pwede naman ako maging engineer. Pero ngayon po, may isa pa po tayong bisita na gusto makipagkwentuhan sa atin. Problemado ka, kaya susubo ka. Pinipressure ka ng barkada, kaya ka nagpapadala. Illegal na droga. Huwag nang subukan. Ang mga ito ay nakasisira ng kaisipan at kalusugan. Tandaan, wala sa umpisa o sa gitna, kundi na sa huli ang pagsisisi. Sa droga, talo ka. Achieve ang pagbabago. So, Doc. Honey, I'd like to introduce to you Raymond. Hi, si Raymond. Ikaw pala ang inaantay ni Karla. Ah, magkakakilala pala kayo. Yes, calling from DOH. Calling from DOH. Kami magkita dito sa mga meeting na... Kasi alam mo, ang DOH ay part ng board ng PCW. So, halos sa amin na tumira si Raymond. I think once a week, nasa PCW ako. Oh, oh. So, magkakilala, mas friendship pa pala kayo kaysa sa amin. Friendship ka na rin namin naman, siyempre. Oo, madami pa tayong pag-uusapan ngayon, di ba, Doc? Definitely. Napakahalaga talaga ngayon na pag-usapan yung mga health issues about women. Raymond, pwede bang kwentuhan mo kami kung ano talaga yung dapat nating pagtuunan ng pansin, lalong-lalo na ng pamahalaan, tungkol sa mga health issues ng mga kababaihan? Ang naisip ko, tatlo yung importanteng kailangan natin i-address ng mga health issues. One is yung non-communicable diseases, mga sakit na hindi nakakahawa. Mm-hmm. Pangalawa, yung mga sakit na nakakahawa. Mm-hmm. At pangatlo ay tungkol sa mga issue ng kababaihan, ang reproductive health ng mga kababaihan. Di ba, Doc, yung concept natin, dapat yung pag sinabing health concerns, hindi lang siya for a specific age group. Dapat from womb to tomb nga yung concept. All life stages, mula ang sabi nga nila. Silang pa lang. O nasa sinapupunan pa lang yung bata, di ba? Mm-hmm. Hanggang sa, syempre iba po yung health concerns, di ba? Lalo na sa mga kababaihan. Iba yung health concerns ng bata, ng mga nasa adolescent. And then, iba rin yung pag nasa reproductive age na tinatawag. Mm-hmm. Tsaka yung mga senior citizen, mga menopausal na yung ano. Iba-iba yung needs nila. I think kailangan din natin balikan yung pinaka-importanteng mga health promotion activities mm-hmm. natin. So, prevention talaga ang una. Tama. So, karamihan, bakit nagkakasakit ang mga kababaihan natin? Eh, dahil ngayon, medyo tumataas yung
prevalence ng mga babaeng naninigarilyo. Ayan. So kailangan natin i-address yan. Healthy lifestyle. So healthy lifestyle talaga. Pangalawa, dapat bawasan rin natin yung mga pagiinom, no? Mga party-party girls, hindi sasaya sa ganyan. Pero Raymond, ito hindi lang sa babae to, di ba? Kahit sa mga kalalakihan. Kaya nga kailangan talaga natin i-promote ang healthy lifestyle. Ngayon, kailangan din natin mag-exercise. Kaya tingnan, medyo lumalaki tayo, so kailangan natin i-promote yung exercise. At pang-apat, kailangan natin iwasan yung mga stress natin, no? So kailangan... Dapat we need always to smile and love our work. So. Eh ano naman yung mga programa na pwede naman, you know? Maraming mga programa ang Department of Health. Kung tinitingnan natin ang mga non-communicable diseases, meron tayong healthy lifestyle program on prevention. At meron din tayong mga lifestyle-related diseases program, control. So prevention, screening, at pagbibigay ng tamang lunas sa mga taong may cancer, may sakit sa puso. Kaya nga gusto natin na-emphasize na dapat maganda rin yung healthy lifestyle nila. So dapat they need to practice ng good eating habit, exercise, at bawasan yung alcohol at saka paninigarilyo. Another program is the Women and Children Protection Program. Yun yung aking hinahawakan ngayon. So gusto natin... ma-prevent yung mga violence na nangyayari. So, we cater. Meron tayong mga Women Children Protection Units sa mga hospital. Ito yung mga nag-cater ng mga child abuse, women's abuse. So, pwedeng sexual o intimate partner violence. Oo, kasi diba, Raymond, yan, we work together dun sa Interagency Council on Violence Against Women and Their Children. So, yun, pagkasi usapin ng VAW, meron din talagang health concerns dyan. Kasi minsan, lalo na kung physical abuse yan. And then, yung psychosocial, emotional violence na nangyayari dun sa babae. And, yun, hindi lang sa police or sa barangay or sa social worker pwedeng lumapit. Kahit dun sa mga DOH hospitals. Meron nga yung, gaya ng nabanggit ni Raymond, no, yung Women and Children Protection Units. So, pati yung mga cases ng child abuse, ina-address din yan ng ating mga DOH hospitals. So, talagang makikita natin yung convergence din ng iba-ibang ahensya. So, hindi lang DOH, ganyan, hindi lang Department of Social Welfare and Development. May mga ginagawa ba tayo o kayo na para maipaalam sa lahat ng mga kababaihan ito, lalong-lalo na doon sa baba? Kasi sa, for example, sa iba-ibang rehiyon na mahirap marating din, paano nila nalalaman na meron palang mga programa, ang kagawaran, ang PCW, at magising naman talaga ang kanilang kamalayan. Dok, alam mo, dyan sa point na yan, isang realization din yan. Kasi nung Women's Month last year naman to, no, 2016, isang main activity yung pagkakaroon ng parang crowdsourcing. Ano ba yung mga agenda ng kababaihan na gusto nating isulong? And alam niyo po, lumabas sa number 5, dun sa top 5, ay yung information on government programs and services para sa kababaihan. So ito, nanggaling na sa tao. Gusto nila ng impormasyon. So apparently, yun nga Raymond, ang tagal na nating pinag-uusapan, pinagtrabahuhan natin yung mga programa at mga serbisyo. But apparently, hindi pa alam ng mga tao. O, yun yung challenge natin ngayon. How do we make people know? Dapat meron tayong mga katuwang. Different agencies, even media. Tsaka yung community sector talaga. So, Raymond, ano nga ba ang mga step-by-step na kailangan gawin pag pumunta ng hospital, ng DOH hospital yung mga tao? Kasi baka mamaya, pagpunta sila doon, hindi nila alam, di ba? Saan ba ako? Dito ba ako? Kasi sa information. Oo, di ba? Baka pagpunta din, ma-intimidate sila, umalis lang din sila. Well, kung healthy lifestyle, pupunta sila sa mga rural health units natin at may mga health promotion officer naman tayo doon na magbibigay sa kanila ng tamang gabay tungkol sa pag-practice ng healthy lifestyle. Ngayon, kung medyo inaabuso sila at medyo usually kaya naman sila pumupunta sa mga Women Children Protection Unit natin dahil ito ay mga life-threatening na. Hindi na nila kaya, minsan nahihirapan na silang huminga, maraming pasa. So kung ganoon, doon pa lang natin nakikita. So kaya pag pumunta sila ng hospital, usually ang mga Women Children Protection Units natin ay malapit sa emergency room. Kaya nga kailangan natin i-promote yung 4 R's. We recognize that there is abuse. We need to record and report them. Kasi sa batas, kailangan natin ang rape cases dapat i-report natin within 48 hours. At kailangan natin mabigyan ng lunas within 72 hours.
Ngayon, kung halimbawa ang mga RHUs natin o ang mga hospital natin ay hindi ganun kaganda yung serbisyo at meron silang pwedeng pag-referan, yun yung pang-apat na R, which is referring. So we need to refer the case to a higher level of facility para talaga matugunan natin yung pangangailangan ng ating mga kababaihan. So, uulitin ko ang 4 R's, no? We need to recognize, we record and report, and refer cases of abuse. And ngayon, yun yung programa natin, ang Women Children Protection Program, na layuning makatulong tungkol sa kalusugan ng ating mga kababaihan. Really wanted to strengthen it. Kaya nga, ngayon, ang focus ng programa ay para ma-strengthen yung mga referral network. Ito ay isa sa mga priorities ng Department of Health talagang i-intensify yung service delivery network na dapat pag halimbawa may inabusong kababaihan, pupunta sila sa isang health facility, nabibigyan sila ng lahat ng kanilang pangangailangan. Siguro yung sa Taupal, they're spreading their arms para mas marami silang matulungan. Oo. Siguro. Kasi minsan ang problema natin sa ganitong kaso, dahil minsan, halimbawa ako, rape victim, isang babae rape victim, pupunta ng halimbawa ng barangay o ng police, lagi mo silang papakwentuhin kung paulit-ulit. At para mo silang paulit-ulit na nire-rape. Ganun yung medyo... Yung trauma. So kailangan, dapat i-record natin yon na dapat yung proper documentation. With that, isa na lang. So magre-refer na lang sila sa mga record ng mga ating mga kababaihan. Tingin mo ba, Raymond and Honey, medyo talagang laganap na ang mga kababaihan na lumalantad? Alam mo, Doc, meron tayong tinatawag na National Demographic and Health Survey. So, ang naggumagawa po nito ay yung ating Philippine Statistics Authority. Mm-hmm. Yung latest data natin yan ay 2013 na actually, yung result nun is 1 out of 5 women dun sa age 15 to 49 ay nakaranas ng physical abuse. One out of five. Unfortunately, dun sa same set of statistics, only 3 out of 10 ang nagsabi na merong nangyari sa kanyang pang-abuso. So ganun pa rin karami talaga yung nananatili na tahimik lang or natatakot. O yun nga, Doc, baka hindi rin nila alam kung saan sila pupunta. Yes. So babalik tayo dun sa information dissemination. Correct. Yun. Actually, may sinasabi nga tayong pinagkwentuhan natin kanina tungkol sa responsible parenthood reproductive health. Alam mo, Karla, meron akong kilala, perfect person para makasagot sa lahat ng katanungan natin tungkol dyan. It's not true. Hindi lang para sa mga hirap sa buhay yan. Yung nabubuong bond, priceless. Hindi siya sakitin. Cute nga eh. It's the best source of nutrition para kay baby. Sinunod ni Doc yung wish ko, yung unang yakap. When I held him, naiyak ako. Wala talagang tatalo sa breast milk. Join us, breastfeed your baby. The best pa rin ang nutrisyon galing sa nanay. Maaga akong naghahanda. Pero hindi para pumasok sa eskwela. Simula na magka-cancer si tatay dahil sa paninigarilyo, huminto na ako sa pag-aaral para magtinda at tulungan si nanay. Ang hirap ng buhay pag kami lang ni nanay. Paano na ngayon ang kinabukasan ko? Mahalin ang sarili at pamilya. Paninigarilyo, itigil na! Lubos na kinukundina ng Department of Health ang pagkamatay ng isa sa mga unang kasapi ng bagong doktor para sa bayan at Doctor sa the Barrio Program na si Dr. Dreyfus Perlas. Ang 31 taong gulang na doktor ay binaril ng di kinikilalang gunman sa kapatagan Llano del Norte noong gabi ng Marso 1 habang siya ay papauwi sakay na isang motorsiklo galing sa isang medical mission. Si Dr. Perlas ay tubong bata na klan at kahit hindi sagana sa buhay, na itaguyod niya ang kanyang pag-aaral ng medisina sa pamamagitan ng scholarships. Kapalit nito, siya ay nagsilbi sa ilalim ng Doctors of the Barrio Program ng DOH, kung saan mas pinili niyang magsilbi sa 5th Class Municipality ng Sapad, Llano del Norte,
kaysa sa kanyang sariling komunidad. Noong Lunes, pinangunahan ni Secretary Paulyn Rosell-Ubial ang paggawad ng posthumous Bayani ng Kalusugan Award kay Dr. Perlas bilang pagkilala sa kanyang serbisyo sa bayan. Isang Black Monday protest din ang dinaos upang ipanawagan sa mga lokal na pamahalaan na pangalagaan at protektahan ang mga doktor at health workers. Hinikayat ni Secretary Ubial na huwag kalimutan at sayangin ang pagkamatay ni Dr. Perlas. Bagkus, gawin itong leksyon para wakasan na ang mahirap at delikadong estado ng mga barrio doctors. Patuloy ang pagtawag sa hustisya ng mga pamilya, kaibigan, katrabaho at ng buong pamayanan. Salamat, Dr. Dre. Alam mo, Karla, as promised, napaka-credible ng ating resource person ngayon. No less than our very own Secretary of Health, Paulyn Jean Rosell-Ubial. Hi, Sec! Hi, Ma'am. How are you po? Ma'am, gusto po sana natin pag-usapan kung paano nag-originate at ano po ang agenda ng RPRH Law. At bakit po mahalaga ito sa kalusugan ng ating mga kababaihan? Yes, mabuti na itanong mo yan. Para malaman ng ating mga kababayan kung ano talaga ang kahalagahan ng reproductive health sa kanilang overall na kalusugan. Isinusulong ng maraming kababaihan yung ang idea na kailangan matugunan ng gobyerno ang reproductive health ng mga kababaihan at ng kanilang mga partners nang sa gayon ay magkaroon sila ng overall health. Kung hindi ho matutugunan ang reproductive health, wala pong overall health. Ano-ano po ba ang mga sakit o issues ng mga kababaihan na natutugunan ng RPRH law? Sa totoo lang, meron 12 elements ang reproductive health law. At ito po ay sumasakop sa lahat ng mga organs or parte ng katawan na tumutugon sa reproductive health. Kung maganda ang kanyang objectives, bakit po ito nagkaroon ng problema sa ibang sektor ng lipunan natin? How does the government plan to address these obstacles given our conservative culture? Yung reproductive health, lahat po ng tao meron pong concern dyan. Wala pong sektor na walang problema or shall we say health issues sa reproductive system. Ang problema lang po ay minsan may iba't ibang perspective o beliefs o kaalaman. Pero hindi naman ho natin parang ini-impose yung ating mga nalalaman at kagustuhan sa kanila. Ang gusto lang po natin as a society ay ma-practice nung kada isang Pilipino or kababaihan yung kanilang gustong mangyari sa kanilang buhay. Meron rin po tayong tinatawag na different methods. Yan po ay contraceptive methods, yung paano ma-space or ma-limit yung number of children. Binibigay po ng gobyerno or ng Department of Health ang option sa ating mga kababaihan or sa ating mga kababayan kung anong method ang gusto nilang i-practice. Hindi po natin pinipilit yung mga methods sa ating kababayan. Sila po ang pipili. Yung spacing, minsan gusto ng mga kababaihan, taon-taon nabubuntis sila. Pero evidence show na hindi po healthy yung ganong pagbubuntis ng mga kababaihan. Ang ebidensya po, ang health impact sa kababaihan at sa kanyang mga anak ay mas less po yung health issues kung 3 to 5 years ang ating magiging spacing. Ang Zika ay maaaring makuha sa pamamagitan ng kagat ng lamok na may dalang virus o di protektadong pakikipagtalik. Ugaliing maglagay ng insect repellent. Magsuot ng mga mahabang damit. Linisin ang kapaligiran lalo na ang maaaring pamahayan o pangitlugan ng mga lamok. Maging protektado sa pakikipagtalik.
pag-iingat ang pangunahing panlaban sa Zika virus. Ingatan ang sarili at pamilya. Iwasan makagat ng lamok. Sek, kwentuhan niyo naman kami tungkol sa mga projects na mabe-benefit nating mga Pinoy, lalo na tayong mga kababaihan sa RPRH law. Yes, Karla and Doc Rio, magandang tanong yan. Ano? Marami po tayong mga programs and projects sa Department of Health na magbebenepisyo ang ating mga kababaihan and yung mga kalalakihan na with regards to reproductive health and responsible parenthood. Ito po ay nakatuon sa pagpapanatili ng kanilang kalusugan. For example, yung ating family planning program. Diyan po ay nagbibigay tayo ng full range of methods na pwede pong gamitin that are legal, safe, and non-abortifacient. So, yan po ay inilalahad natin sa kababaihan or sa mga kalalakihan kung anong method ang kanilang gustong gamitin nang sa gayon ma-attain nila yung desired family size. Wala pong pinipilit na method. Number two, meron po tayong also program for detecting reproductive organ cancers, yung sa reproductive system natin. Alam po natin na ang number one cause of cancers among females is breast cancer, followed by lung cancer, and the third is cervical cancer. Meron rin po tayong mga isinusulong maliban sa paglilimit ng number of children or family planning, yung fertility awareness. Kasi marami rin po tayong mga kababayan na may concerns about infertility. Marami pa pong mga issues sa reproductive health kagaya ng sexual abuse and violence against women and children. Kasama po yan sa reproductive health. And then meron rin pong maternal and child health, yung pagbubuntis. So, part po yan ng ating reproductive health. Ma'am, ano na po ba ang status ng batas na ito? At ano po ang future plans ng gobyerno para mas mapaganda ang benefits ng hatid nito? Yes, after 4 congresses na sinusulong ng mga kababaihan, so now the Reproductive Health and Responsible Parenting Law is fully implemented except for that provision that is under TRO, which is the implementation of subdermal implants and the recertification by FDA of new methods for family planning. So sa ating mga kababayan, bago kayo mag-react, alamin niyo muna kung ano ang napapaloob sa ating batas at kung ano ang mga programang ini-implement ng Department of Health. Ito pong lahat ng to ay para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Thank you so much po, Madam Secretary. Thank you, Sec. Alam mo, Karla, napakahalaga ng RPRH law at napakagaling ng ating resource person ngayon. Kaya sigurado ako marami tayong natutuhan. I agree with that, Doc. Kaya, huwag matakot, huwag magpabaya, huwag i-delay kung may kinalaman sa inyong kalusugan. And always remember, laging makitrending dahil ang healthy lifestyle ay laging nasa uso. Kaya magkita tayo dito sa The Doctor is In dahil wellness is in.